sa ilang mga hirap magkaanak, ang naiisip nilang solusyon, IVF o in vitro fertilization. Gaya ng isang OFW mula UAE na si Dan. Pero ang kanyang road to fatherhood, hindi naging madali. Kung meron kang 9 million pesos, saan mo ito ilalaan? Sa pagpapagawa ng bahay? Pagbili ng magarang sasakyan? O pag-travel sa iba't ibang panig ng mundo? Si Dan, ang 9 million pesos, inilaan niya para matupad ang kanyang pangarap na magkaanak. Nalibot na ni Dan ang halos 35 mga bansa. May magandang trabaho. At naipundar ding mga ari-arian. What's next after me? Dumating ako sa point na gusto ko ang maging tatay. Yung shape ng ulo, yung shape ng tail ng sperm, yung movement ng sperm, at kung gaano kadami yung sperm, yun yung sperm count. Yung problema sa akin is yung shape at saka yung movement. Na pag ginawa siya naturally, hindi siya aabot dun sa stage na mamimit niya yung egg. Sa puntong ito, sumubok si Dan sa tinatawag na IVF o in vitro fertilization, kung saan ang egg at sperm cell ng babae at lalaki ipinoproseso sa laboratorio para makabuo ng embryo. Simula nung nag-work ako sa IVF, na-witness ko yung emotions, yung reactions ng mga soon-to-be parent nung malaman nila na positive sila for pregnancy test. Mula Abu Dhabi sa UAE, kung saan nagtatrabaho si Dan, lumipad siya pa St. Petersburg sa Russia para doon maghanap ng IVF clinic. Hello everyone! The day has finally come. Ito yung pinaka-main reason kung bakit nandito kami sa St. Petersburg, Russia. Let's go! Doon, namili si Dan mula sa 500 child photos ng posible niyang maging egg donor. Yung konsepto kasi ng mga tao, dapat maganda ang anak ko kasi ibang lahi. Which is, dapat i-correct natin kasi when you go through an IVF, dapat yung iisipin nyo, who will be the healthiest donor? IVF babies are absolutely not worser, even sometimes better in terms of health, intellectual abilities comparing to naturally conceived babies. Ang napili ni Dan, isang 24 anyos na Russian. Pinascreen ko yung genetics niya. So far, so good naman. Walang abnormality. Tubong Davao City si Dan. I came from a broken family. My mother left me when I was still an infant. I think it's a teenage pregnancy. Ang nagpalaki sa kanya, ang kanyang Lola Helen at Lolo Leonardo. Wala kayong order sana. Ako tayo mga kanina ni Papa mo. Bright man na siya. I-supportahan yun na mo, aron makatapos. Iso yun, Megan. Ang amang madaulan pirme. Yan ay 5-6. Hanggang nakapagtapos siya ng kursong nursing at nag-abroad. I had to work as tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay para yung 1 month ko na stay is magiging libre. Hanggang naging risk management officer si Dan sa isa sa pinakamalaking ambulatory care service provider sa Middle East. Nung nakaipon, nagpa siya na siyang ituloy ang plano niyang magpa-IVF. Ang napili niyang maging anak, kambal na babae at lalaki. There is no guarantee. Siguro ang percentage nun is nasa 20 to 40%. Pero sa unang embryo transfer, this is the girl. Hello, girl. Hello, boy. We'll see you soon. Walang nabuong sanggol. Nung nag-fail yung first embryo transfer, si Mama yung late ko na nasinabihan. Kasi alam ko siya yung mas magiging sensitive. Ang sabi niya lang sa akin is, if hindi ko na kaya, kasi alam niya na na-depressed talaga ako, if hindi ko na kaya, tama na. Nagka-depression si Dan. Nagka-vitiligo pa. Sakit sa balat na isa ring autoimmune disease. Humina ang kanyang resistensya. Kasi sa sobrang stress, tapos nag-hair loss, questioned the doctor, wala siyang sinagot, kundi isa lang, hindi siya si God. Natauhan ako. Kung meron bang tao talaga na sobrang thankful and grateful ako, sila talaga yun kasi supportado ako ng family ko. Pero gusto niyang sumubok ulit, lumipad ulit sa Russia para sa isa na namang embryo transfer. When we did our first scan, I was very happy. I think that was the happiest part of my life na
finally, buntis na talaga, ito na, magiging tatay na ako. Tapos dalawa pa. Pero! During the first scan, isa lang yung nagkaroon na heartbeat. Sobrang lungkot ko, as in sobrang stress. I even questioned bakit? Ang nagastos niya, umabot na ng halos 9 million pesos. Okay lang naman yun, pera lang yun, nakikita naman yun, magtatrabaho ka lang, may pera ka na. Siguro may reason si God kung bakit niya binigay na isa lang. Kasi siguro pag naging twins yun, tapos ako lang mag-isa, hindi ko alam anong gagawin ko. Oh, that's cute. That's really cute. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Dan ang pagkakabuo ng isa sa kanyang mga anak. 3, 2, 1. Isang healthy baby girl na pinangalanan niyang Danaya Leah. Kasi Danaya, it's God's gift at the same time happiness. Tapos dati nanonood din talaga kami ng Encantadia. Mas lalo kong nagustuhan yung Encantadia nung si Sanya Lopez na yung gumanap. Nagbalik ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita. Abisala, Dan Lester Dabon, binabati ko kayo dahil nabalitaan kong isinilang na ang munting sanggol. At ito ay pinangalan sa akin, Abisala Eshma. Labis akong natutuwa. Has ni Ivo Live, Danaya, Tia Dabon. Mabuhay ka. At nito lang January 29, si Dan naging isa ng ganap na ama. After all na mga struggle, siya finally tatay na talaga ako. Pinanganak na talaga siya, tapos nahawakan ko pa. Oh my God, ito na talaga. Lord, salamat. I prayed na sana maging mabuting tao si Danaya. Hey, ito ba? Pa-cute, atik-atik na yan, oy. I love my Danaya. Yes, I do. From time to time talaga, sinasabihan ko siya na mahal ko siya. Tapos, yun, everyday, parati pa rin ako nagpapasalamat kay Lord. Kasi nga, binigay niya si Danaya. Ayan, as much as possible, ang gusto naming ibigay kay Danaya is breast milk. So, napakaswerte namin dahil may nag-donate. Hello! Sa kauna-unahang pagkakataon, nasulyapan ni na Lolo Leonardo at Lola Helen ang kanilang apo kay Dan. Hello! Hey, kaguwapita. Hey, say hi, Lola Lolo. Ups, ups, ups. Hi, Lola Lolo. Naka-outfit din siya, naka-pink and naka-bolero. Say hi to Lolo Lola, baby. Baby. Oy, wala. Hi. Hello. Parang si John. Kamukha kami. Oh. Kilala niyo na si baby, ma? Oh. Danaya Leah. Leah dahil Leo, Leonardo. Pangalan ni Papa, yes. Tapos ang H, Helen. Yay! Dagdagan mo pa daw yan ng isa. Lalaki daw. Bigyan niyo ako ng pera. Kumare sa sana, maabutan ko pa yan paglaki, pero matanda na kami. Hindi na namin makita ang future ng bata, pero palagi kami mag-pray sa Lord Dan na i-guide ng bata. Pananaw ng simbahan, yung simula ng buhay, conception. At dapat nangyayari yan between man and a woman sa conjugal union, yung kanilang pagtatalik, out of love. Hindi basta magkaanak lang. Kung gusto nilang mas mapag-aralan yan, ay makipag-usap sila sa parish priest nila para i-guide sila. Ibibigay ko lahat. Lalo na, nung bata pa ako, I was deprived of having this and that. Ngayon, wala na akong ibang pangarap, kundi ang palakihin siya na maging mabuting tao na may takot sa Diyos, tsaka maging successful. Yun na lang. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button
for our latest updates.